being tagged as secretly for the president, Gloria Macapagal-Arroyo, and your standard bearer daw, Manny Villar, being a secret candidate of the president? Well, a lot of speculations, a lot of black propaganda, a lot of unfounded allegations. Nagaganap yan sa panahon ng halalang. No? Hindi ko matiyak kung sino yung kanino nanggagaling yan. Pero siyempre, yung mga kalaban ng nasmalista ni Manny Villar. At naging matindi yung ganitong mga allegation. Pero traceable yung Villarroyo mula sa Liberal Party. Nagmamout yan si Risa Ontiveros for somebody else, no? Kung sino man ang ang sagot ni Manuel Villar dyan ay sinabi niya, paano siya magiging secret candidate at paano niya tatanggapin niya, kabagsak nga yung credibility ng Gloria Macapagal-Arroyo. At saka sabi niya, siya ang responsable sa pagkakatanggal niya sa Senate President. No? So, sabi niya, we have no reason to ally with her. At naniniwala si Manuel Villar, si Senator Villar, na sa development, sa trend ngayon na tumataas naman yung kanyang rating, despite all of the issues against him in the Senate, yung mga ganito nga, tuloy-tuloy yung pag-anak naman ng pag-narrow down ng gap nila sa Casey Moreno. No? Tingin niya ay nagiging isa sa mga paninira yung magiging secret candidate ni Moreno. As a matter of, I have to be very clear na kung mayroong evidence na makikipagkutsabahan si Manuel Villar kay Gloria Macapagal-Arroyo, i-abandon namin yan. Pero so far, wala kami makitang basis for that. Thank you. Very assuring naman yan na kung wala pa kayo nakita ebidensya. Kasi ginagamit talaga yung Villar-Arroy Alliance. At maraming naniniwala din doon. So, well, actually, yung palitan nga nila, meron ang nakukuha ko sa mga text eh. Ang tunay na, ang secret candidate ni Gemma, sabi na si Noy Noy, kasi ang tia ni Noy Noy, si Lupita, ay advisor ni Paul. Yung uncle niya, si Paul, ay nasa cabinet. Meron pang ibang mga sinasabi, no? Kung papatulan mo yan, eh talagang, anything, it can work both ways, no? But definitely, we will oppose any candidate, no? Na magiging magpapagamit kay Gloria Macapagal-Arroyo. Gloria Macapagal-Arroyo is a sunset na yung kanyang karirya. Kahit gusto niya maging Speaker of the House, he won't get anywhere. May platforma ba kayo tungkol sa about corruption? Something to yung part 2 ng platform namin, yung governance. No? Yes. So ang number 1 diyan, prosecute Gloria Macapagal-Arroyo for her crimes during the presidency. How will that be done? There'll be a group. Well, convinced kami na nung sinuportahan namin yung impeachment complaints against Gloria Macapagal-Arroyo in 2005, 2006, 2007, 2008. Na mayroong evidence, no, na para kasuhan siya. Siyempre, hindi siya pwedeng kasuhan habang nasa posisyon pa siya. But once out of power, out of the presidency siya, assuming manalo siyang Congresswoman, assuming ma-elect man siyang speaker, hindi siya immune from prosecution for serious crimes, offenses like plunder,
Captain Corruption, betrayal, culpable violation of the Constitution. Well, setting aside removing, prosecuting Gloria Macapagal-Arroyo, that alone is not the root cause of corruption. How about the system itself? Paano ma-remove? Alam mo, itong issue ng corruption has been the subject of a lot of studies, no? Very, very serious academic legal studies. And then marami na rin mga recommendations yan. Ang dami na ng legislation ng anti-corruption. But it all boils down dun sa the political will of an administration, no? And yung appointment of a truly competent, independent, and courageous ombudsman. Walang pag-asa rito kay Merceditas. Na, sa halip na protector of the people, she's the protector of the powerful, no? Na napaprostitute yung ombudsman under the Macapagal-Arroyo government. Kung mapalitan ng gobyerno, mapalitan din ultimately ang ombudsman dyan, ng upright, madali-dali na yung pag-pursue ng mga big-time corrupt practices. No? Ang panawagan namin dyan sa prosecution of former presidents, hindi lamang si Gloria. No? Kaya nga, we go back as far back as Marcos. Ayaw namin palampasin. No, kalimutan na lang. Tapos na yun. No? Hindi pwede yan. Kasi, kapag in-adapt natin yun, sige, kaya nagpapatuloy na magpapatuloy. O kaya, nangyari na nga, na nakasuhan ng plunder, na-convict na si Joseph Estrada, pinardon naman. Matap yung presidente na naman. No? Kung magiging ganun lang ang patron ng natin, talagang paikot-ikot tayo sa issue ng corruption. We want a decisive action ng executive. No? And reviewin ang lahat ng records ng former presidents na buhay pa. Pero paano yun? Lahat? Pwede silang, kung merong makakolate ng sufficient evidence, they can still file charges. Pero some of them have, some of the people in government are appointed and they have a tenure. Paano natin mapaalis sila? Well, if you refer to the ombudsman, impeachable yan eh. Kung ma-change yung composition ng House of Representatives, na hindi na beholden kay Gloria Macapagal-Arroyo, mawawala ng protection si Bernarditas Gutierrez. So, it's possible even if the people are appointed, if they were appointed by GMA, it's still possible to have this corruption charges. Basta mayroong evidence that they are not performing their function, their sworn duty, you know, kasi lahat yan nanunumpa. And one of the, dun mo sisigilin ano yung kanilang pinanumpa, ano yung na-define na responsibility nila. Kung hindi na ginagampanan yan, magiging cause ng pagpapatanggal sa kanila. Ayun, it so happened, the ombudsman, parang yung mga justices, madadaan, hindi pwedeng tanggalin ng basta. Kailangan ba yung impeachment process. So, we have a problem. Anybody may question? Si Mark. Mark po ng Philippine Online Chronicles. Ang tanong ko lang po, ano po yung definition nyo ng trako? At sa tingin nyo po ba,